Si Andrew ba yung nag-miracle? Hindi. Si Andrew ba yung nagbigay? Hindi rin. Siya lang yung nagdala. Si Andrew, ano siya eh? Si Andrew at saka si Philip, mga dati silang disciple ni John the Baptist. Tapos si John the Baptist, siya yung nag-ready sa pagdating ni Jesus. Pagdating ni Jesus, itong dalawa, nagpaalam sila sa dati nilang mentor, si John the Baptist, para sumunod naman sila kay Jesus. Ang ganda ng ministry ni Andrew, ito yung na-overlook ng marami. Tapos ito yung ministry na hindi mo kailangan nasa entablado ka, hindi mo kailangan. Tapos sobrang importante itong ministry na to. Si Andrew, kasi sa mga disciples, napansin nyo, si yung, ang sabi dyan, si Andrew ay pinuntahan niya yung brother niya, si Simon. Ang una niyang ginawa, puntahan yung brother niya. Kasi anong nangyari dyan ganito, dumating si, tapos na yung baptism, binaptize ni John si Jesus, tapos the next day, dumaan ulit si Jesus, sabi ni John, the Lamb of God. Tapos yung significance noon, yung lamb, sa panahon ni Moises, yung tinatawag na Passover feast, sa panahon ni Moises, yung lamb, yun yung ino-offer nila to atone for their sins. Okay. So, ibig sabihin, para magkaroon ka ng, ma-restore yung relationship mo kay Lord o mapatawad ka, no? Sa mga kasalanan mo, yung lamb ang papatayin, tapos susunugin, iaalay sa Diyos. So, imbes na yung tao. Tapos yun, taon-taon may ganun, na feast, no? Eto si Jesus, siya yung Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya napaka-significant nito. Kasi isipin niyo, nagtatanggal daw ng kasalanan ng sanlibutan si Jesus na kordero. Yun ang kordero. Ibig sabihin ng kordero, batang lalaking tupa. Okay? So, si Jesus yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Malaki problema natin kung hindi Diyos si Jesus. Kasi isipin mo, hindi kaya ng Diyos alisin yung kasalanan ng sanlibutan ang mag-aalis tao kung hindi siya Diyos, di ba? Siya yung nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At saka, ang kaya lang bayaran ng tao yung kasalanan niyang sarili doon sa taong pinagkasalaan niya. Di pa nga sapat eh. Di ba, an eye for an eye sa Old Testament, an eye for an eye, tooth for tooth. Ibig sabihin, hindi yun tungkol sa paghihiganti, tungkol yun sa tamang hustisya eh. Akala nung iba, sinasabi ng Old Testament, pag nawalan ka ng isang mata, kailangan yung kumuha ng mata mo, kunan mo rin ng isang mata, di ba? Gantihan. Hindi, yung batas na yan para hindi sumobra. Ibig sabihin, kung mata lang ang nawala sa'yo, dapat mata lang mawala sa kanya, huwag mo siya patayin. Alam ba, kinuha lang kayo ng tupa, ang singling mo lang din tupa, hindi mo pwedeng patayin yung tao, nakuha nyo. Para hindi sumobra yung pagganti, no? yung justice. No? Tapos, pagdating dito, si Jesus daw yung Lamb of God. Tapos sabi nila, nakita na namin yung Messiah. Kasi ang unang ginawa ni Andrew, si Andres, ito si Andres eh. Ang unang ginawa ni Andres, hinanap na yung kapatid niya si Pedro. Tapos, sabi niya, nakita na namin yung Messiah. Yung tao na sinulat ni Moises. Ito na yung dumating na. Sipin niyo mula pa ng mga bata kayo, inaaral niya yung sulat ni Moses. Tapos nakita mo na ng personal yung sinulat ni Moses. Isipin niyo yun. So, kaya ko ito naalala. Kasi marami sa atin na akala natin, kailangan mo pa munang maging pastor, kailangan mo pa munang maging dalubhasa sa mga bagay-bagay, di ba? Para ka magamit ng Diyos. Dalawang beses nagdala si Andrew kay Jesus eh, nung matitindi. Una, dinala niya si Pedro kay Jesus. Okay? Sa mga disciples, si Andrew, wala siya sa top 3. Ibig sabihin, yung laging kasama ni Jesus, ang laging kasama ni Jesus, Peter, James, John. Tapos, meron pa isang miracle sa Bible, yung nagpakain si Jesus ng 5,000. So, anong ibig ko sabihin? Si Andrew, ang ginagawa lang niya, merong mga nangyari na sobrang titindi sa Bible na hanggang ngayon, yung epekto nararamdaman pa sa church, katulad ng pagkatawag kay Pedro. Okay? Si Pedro ang naging chief apostle ni Jesus at si Pedro yung chief apostle ng church. Tapos, yung feeding of the 5,000, eto sabi, nasa Bethany sila. Tapos, sabi ni Jesus kay Philip, saan tayo bibili ng pagkain? Saan pwede bumili ng pagkain para sa mga taong to? Ang sagot agad ni Philip ito, kulang po yung kalahating taon na sahod para makabili tayo ng pagkain na tinapay para lang makakain sila ng for them to have a bite. So para tig-isa lang sila. So bakit tinanong? Marirealize siya dyan kung ba't tinanong ni Jesus si Philip. Kasi si Philip taga dyan. Malapit dyan si Philip nakatira dun kung nasa ang lugar sila. So, mas kabisado ni Philip yung lugar. Okay?
Tapos, ang sabi dyan, sa verse 8, di ba tinetest lang ni Jesus si Philip? Alam na ni Jesus kung anong plano niyang gawin, tinatanong niya, tinetest lang niya si Philip. Okay? Si Philip magaling sa math. Tinan niya na-compute niya agad. Di ba? Tinan niya yung mga tao, tapos na-compute niya agad. Ang sabi sa ibang gospel, 8 months wages. So, sakto. Tama kasi sabi niya, kulang ang kalahating taon. Eh, ang kalahating taon, 6 months eh. Tapos, dumating si Andrew. Sabi ni Andrew, Lord, may bata dito. Jesus. May dala siyang bata. Tapos yung bata may baon daw. Na limang tinapay, dalawang isda. Ano yun eh? Yung fish and loaves noon, ano yun eh? Dried yun eh. Yung tinapay kasi sa kanila, walang ano yun, walang pampaalsa. Yung parang sa shawarma. Pero malaking ganun, tapos nakabilot yun para pwede mo ilagay sa bag. Tapos yung fish, malamang dried yun. No? Tapos, anong nangyari? Sabi ni Jesus, pinag-pray ni Jesus yung, ano, yung pagkain. Tapos sabi niya, puupuin niyo sila ng maayos, grupo-grupo. Tapos, pakainin niyo. Sa Bible, laging ganyan. Merong kailangan, ang bibigay ng Diyos yung kailangan. Pero hindi kung paano dinescribe yung kailangan. Ulitin ko ha, merong kailangan, ibibigay ng Diyos yung kailangan, okay? Pero madalas sa hindi, kung paano ibinigay ng Diyos, hindi kung paano mo dinescribe yung kailangan. Bakit? Kasi mas naiintindihan pa ng Diyos sa'yo yung kailangan mo. Kaya pag dinescribe natin sa Lord kung ano yung gusto natin o yung kailangan natin, pag tumugon ang Diyos, di ba sabi niya, tinitest lang niya si Philip, di ba? Dinescribe ni Philip kung anong kailangan, di ba sabi niya? Saan tayo bibili? Sabi ni Philip, ang kailangan po natin, lampas kalahating taon na sahod para makabili tayo ng tig-isa. Yun ang kailangan. Okay? Sa realistic computation, sa logical thinking, ang kailangan, 8 buwan na sahod na worth ng tinapay para makakain lahat. Ang tanong, nakakain ba? Nakakain. Pero anong gamit? Ang gamit, yung 5 tinapay sa 2 isda. Yun ang pinanggalingan. Madalas yung iba, nagtatampo sa Diyos kasi pag humihingi sa Diyos, ina-expect natin ang ibibigay ng Diyos yung saktong hiningi mo. No? Nangyayari naman yun, pero mas madalas, hindi magbibigay siya ng uumpisahan. Halimbawa, Lord, bigyan mo ko ng bahay, bibigyan niya ng trabaho. Bibigyan niya ng trabaho para matuto ka mag-ipon, para ka magkaroon ng bahay. Okay? Intindihan niyo? Pag tinignan niya sa buong scripture kung paano tumugon ang Diyos ng panalangin, kung paano magbigay ang Diyos ng blessing, kung talaga nagmamalasakit sa'yo, ibig sabihin nasa ilalim ka ng protection ng Diyos. Ang gagawin ng Diyos, ibibigay sa'yo yung kaya mo lang. Akala ng iba, ginagamit lang nito sa problema, di ba? Ibibigay lang sa'yo ni Lord yung kaya mo. Hindi totoo yun. Pag problema nga dumarating, ang dumarating sa'yo, hindi mo kaya eh. Para din lumaki ulo mo eh. Kasi kung lahat ng problema dumarating sa'yo, kaya mo, nang wala ang Diyos, lalaki ulo mo. Sabi mo, hindi ko na kailangan ng Diyos. Kaya pag dumarating yung problema, madalas sa hindi, ibibigay sa'yo yung hindi mo kaya para kumapit ka sa Diyos. Pag kasama mo sa Diyos, kakayanin mo. Yung blessing baliktad. Ang ibibigay sa'yo ng Diyos na blessing, yung kaya mong i-manage. Ang daming parables ngayon, parable of the minas, the talents, di ba? Ibibigay, ang iniiwan ng master dun sa mga servants niya, depende kung ano ang kaya nilang i-manage. Si Lord ganun din. So, ang binigay niya, hindi yung tingin ko kaya niya na maibigay yung 8 months na sahod. Eh. Ano kailangan? 8 months na sahod. Sandali lang. Di ba? Pwedeng gawin ni Jesus yun eh. O, ito, 8 months na sahod, bumili kayong tinapay. Tama? Di ba? Pero hindi eh. Sandali lang, paupuin niyo sila. Isipin niyo kung isa ka doon sa mga disciples na anong gagawin daw, papakainin. Di ba? Tapos, hindi maubos-ubos lahat na. Tapos, ang matindi niyan, sa pagkatas ng storya, sabi ni Jesus, sa mga disciples, ipunin nyo lahat ng natira. Tapos nakaipon pa sila ng 12 bakol. Yung bakol yung kaing, 12 ganun ang naipon nila. Na sobra. So isipin nyo yun. Kaya nung mga sumunod na, sabi ni Jesus doon sa mga disciples, nakalimutan nyo na ba? Meron siya sinabing ganun kasi patas niya yung gawin. Eto matindi, balik tayo kay Andrew. Sino yung nagdala? Si Andrew. Si Andrew ba yung nag-miracle? Hindi. Si Andrew ba yung nagbigay? Hindi rin. Siya lang yung nagdala. Si Pedro ang chief apostle. Si Pedro ang binilinan. Ang laki ng trabaho ni Pedro sa church. Sino mas malaki trabaho? Si Pedro, si Andrew. Si Pedro mas malaki trabaho. Sino mas nire-respeto sa buong Christendom ng mga Kristiyano?
Si Pedro, di ba? Oh, sino ang mas malaki pangalan? Si Pedro. Pero sino nagdala? Si Andrew. Mm-hmm. Maraming, halimbawa ako, yung nanay ko, maraming naging pastor na nanay ko nagdala. Hindi pastor nanay ko, walang sariling church nanay ko, pero ang daming mga naging church dahil dinala ng nanay ko. Oh, mga ano yan, mga dating tambay naging pastor, mga dating adik naging pastor. Ganun. Mm. Ako, dahil din sa protection at patnubay ng nanay ko, kaya tsaka ng tatay ko, kaya ako umabot sa ganito. Sa ano, si there's this ano very world known, worldwide ano world renowned na ano na preacher. Ang nangyari sa kanya, nag-suicide siya nung teenager pa siya. Tapos uminom siya ng lason, hindi siya namatay. Confined siya sa ospital. Tapos ano, merong lalaki doon na nagbibigay ng Bible sa ospital. Binigyan siya ng Bible. Eh Hindu sila na family. Binigyan siya ng Bible. Pagbukas siya sa Bible, ang unang-unang nabasa niya ay sinabi ni Jesus sa Book of John na, "Because I live, you shall live also." Dahil buhay ako, mabubuhay ka rin. Eh, nag-aagaw buhay siya nun. So, kaya sabi niya daw kay Lord, kung totoo ka po, Lord Jesus, eh, maglilingkod ako sa iyo pagkalabas ko dito. Ang laki ng naging ministry niya. Mm. Pero kung wala yung nagbigay ng Bible, wala. Ilan? hindi siya kasing galing nito, hindi siya gumaling na katulad dito, hindi siya lumaki na katulad dito. Pero kung hindi niya sinunod yung pinapagawa ng Diyos sa kanya, dalhin doon yung... Si Sammy ba doon, yung puppeteer sa Nikiko Matching, dito ako matatapos. Naka-encourage to. Ano, nagkita kami niyan, nung bata pa ako, nagpunta sila sa amin. Hindi ko pa alam pangalan niya, basta alam ko ba Tibot. Punta sila diyan sa Novaliches. Tapos napanood ko sila, ang lapit lang. Ang lapit lang ganyan, no? Kasi maliit lang yung church namin eh. Nagpunta sila doon, tapos napanood ko sila, tapos eventually naging puppeteer ako. Tapos hindi ko yung makalimutan, yun ang naging start na naging puppeteer ako. Tapos, naging president na ako ng pinakamalaking organization ng puppeteers dito sa Pilipinas. Tapos, umuwi si Kuya Sammy after 24, 26 years niya sa US. Yung mga kasama namin, na mga veteran ng Batibot, nag-organize ng dinner kasama siya. Eh ako president at that time. So sumama ako, sama-sama kami. Kumakain na kami, nagkwentuhan kami. Sabi ko sa kanya, nung tapos na sila, kami naman magkwentuhan. Sabi ko, Kuya Sammy, nung bata pa ako, pumunta ka sa amin. Sa Novaliches po, sa Villarreal, sa Quirino Highway. Tapos nire-recall niya. Tapos sabi ko, doon ako, nakaupo ako sa harap. Hindi ko alam na ikaw si Kiko. Kasi yung unang lumabas, may dalakang unggoy na nakakapit sa'yo na maliit. Tapos nagbe-ventriloquist ka, yung ikaw din yung nagsasalita. Di ba ganun ginagawa ko? Di ko alam na ikaw din yun. Akala ko talaga cassette tape. Ang gigilid talaga yung luha niya. Tapos nagpahid-pahid na siya ng ganyan. Sabi niya, oo. Tapos alam niya sabi niya, salamat ha, kuminento mo sa akin yan. Natatandaan ko yan eh. Yung pumunta kami ng Novaliches. Sabi niya, tinatanong ko sa Lord eh. Dati, tinatanong ko, Lord, anong nangyari dun sa mga pinuntahan namin? Yung mga tinanim namin, ano nangyari? Wala akong nakita, no? Parang nasayang ba yung hirap namin, no? Tapos, sabi niya, pinapanood kita sa TFC eh, ng PGT. Sabi ko, ang galing nitong batang to. Saan kaya to natuto? Hindi ko alam sa akin kapala galing. Paano ko di sila pumunta? Paano kung hindi dinala ni Andrew si Pedro kay Jesus? Paano kung hindi dinala ni Andrew yung bata? Kaya dito, hindi to pataasan ng ihi. Hindi mas importante yung nakatayo dun sa stage kesa dito sa nandito sa pinto o nandun sa ibig sabihin may kanya-kanya lang tayong papel dito. Pare-pare tayo ng boss dito, si Jesus boss natin. Di ba? Pwedeng may isang time sa buhay mo na ang papel mo lang magdala. Pwedeng ikaw ang magsasabi. Kaya gusto kayo ma-encourage na ano baka isipin niya hindi pang pastor lang yan. Hindi, ang gawin niyo lang, magsabi lang kayo sa mga kaibigan niyo, di ba? Nagpe-pray ako ng gabi bago matulog eh. May gusto kang ipag-pray. Di ba? Ganun lang. May time, lalo sa ganitong period ng buhay Kristiyano nyo, na pwede kayo maging Andrew. I-share nyo lang yung video nung Bible study. Share nyo lang yung... O kaya, yung mag-post lang kayo ng verse. Tapos, i-share nyo lang sa friend nyo. O kaya, yun lang. Sabihin mo, nagpe-pray ako tuwing ganitong oras. May gusto kang isama sa prayer.
Ang laking bagay nun. So, eventually, unti-unti, bumubukas ang tao. So, kasi maraming nakakilala kila Peter, grabe yung mga sakripisyon nila. Pero kung wala sila, sila Peter, sila Paul, sila mga malalaking pangalan sa mga Christian apostles. Pero kung wala yung Andrew na masipag magdala, si Andrew tagadala. Si Andrew yung tulay. Magaling tumulay si Andrew. Alam niya yung papel niya at ginawa niya yun ng minsan lang siya trumabaho pero trinabaho niyang maayos. No? Kaya andyan siya, markado siya dan. Okay?